So ayun na nga guys, 30 na ako, as in 30. Pero, to tell you honestly, ang tagal kong hinintay na maging 30 ako. Naalala ko pa dati nung 17 pa lang ako, ganito yung itsura ko. Nakikita nyo ba yan? Sabi ko sa sarili ko noon, pag meron akong nakikitang mga, yung mga medyo mas matatanda sa akin, tinatanong ko palagi yung sarili ko, ano kaya yung magiging itsura ko kapag dumating ako sa ganong edad? And then, nung naging 18 ako, nagtrabaho ako. Wala naman masyadong pagbabago, pero naramdaman ko kung ano yung pakiramdam na independent ka. At sobrang sarap sa pakiramdam. And time by time, kagaya ng iba, syempre tumataas yung mga pangarap natin. Sabi ko sa sarili ko, ano kaya yung magiging itsura ko kapag naging 25 na ako? Pero parang ang tagal-tagal ng takbo ng panahon. And then, when I reached 23, sinubukan kong mag-abroad. Doon nagsimula lahat. Malayo sa pamilya, malayo sa mga nakasanayang bagay sa Pilipinas. Habang lumilipas yung panahon, naku-curious ako, ano ba yung magiging itsura ko pag tumanda ako? So, from 17, 20, 23, 25, and now I'm 30. Eto na ako ngayon. Siguro wala pa akong masyadong achievement sa buhay, wala pa akong masyadong maipagmamalaki, pero when it comes to experience, masasabi ko na madami na akong pinagdaanan na mga pagsubok sa buhay na na-overcome ko, at yung mga pagsubok na yon ang nagpatatag sa akin bilang isang tao. At yung mga pinagdaanan ko sa buhay na yon, yun yung dahilan kung bakit nandito ako ngayon sa harap ninyo at sinishare sa inyo ang mga bagay na natututunan ko sa buhay. And dahil 30 na ako, this is a celebration. It's a celebration for me, even though or although hindi naman talaga ako sanay mag-celebrate ever since kahit nung bata ako, dahil medyo conservative yung family ko when it comes to like yung mga ganung celebrations. Because to tell you honestly, hindi ako Christian and hindi namin nakasanayan na mag-celebrate. But ngayon, I will call it a celebration dahil finally, I'm 30 years old, 20 na ako, pero hindi pa ako lampas sa kalendaryo, di ba? At hopefully, marami pa akong pagdadaanan sa buhay. Nakasama kayo. And for this vlog, guys, I will share to you my 11 learnings in life. Di ba? Yung mga natutunan ko sa buhay habang tumatanda ako, gusto kong i-share sa inyo. Malay ninyo, kapulutan ninyo ng aral. Sana. So guys, wag na nating patagalin pa. Hayaan yung i-share ko sa inyo ang aking 11 learnings in life. Yung mga bagay na natutunan ko habang tumatanda ako. But of course, kung bago ka lang sa channel ko, wag mong kalimutang i-click ang subscribe button sa may baba. And i-turn on mo ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod na vlogs na gagawin ko. Learning number 11. Number 11 na natutunan ko sa buhay ko is people come and go. Alam mo yung habang tumatanda ka, ang dami mong nakikilalang tao sa buhay mo. Ang dami kong naging kaibigan. Alala ko pa yung mga kasama ko sa trabaho, dati nung nasa Pilipinas ako. But then, as you move forward to the next chapter of your life, hindi naman pwedeng kasama sila. Nasaan na ba yung mga kaklase ninyo? Yung mga kaibigan mo noong high school, mga kaaway mo, yung sinaksak mo ng pencil dati. Meron ka bang sinaksak ng pencil dati? Yung mga katrabaho ninyo, yung mga dati ninyong kasama, yung iba may asawa na, yung iba na sa ibang bansa, may kanya-kanya ng buhay. Naalala mo pa ba yung mga taong nagpaiyak sa'yo ng sobra-sobra? Yung ex mo na akala mo hindi ka na mabubuhay kung mawawala siya, asan na? Do not expect na kung meron ka makikilala sa buhay mo, they will stay in your life forever, no? Hindi natin hawak yun. Number 10. Nothing is permanent in this world. So why hold on or hold back onto something na tapos na? I realize na wala talagang permanenteng bagay dito sa mundo. I have friends, relatives who passed away. Yung trabaho ko, dati, natapos na. Yung pag-aaral ko, hindi man ako natapos ng college, pero wala na ako sa stage na yun. Yung mga ex ko dati, asan na sila? Yung mga damit ko dati na hindi ko na alam kung saan na napunta. Nothing is permanent in this world. Yung mga bagay na sobrang nagbigay sa'yo ng kalungkutan dati. Yung mga relasyon mo dati na sobrang mabalyo-balyo ka na, na akala mo wala nang katapusan. Naakala mo kayo na. Naakala mo ganun na lang palagi yung takbo ng buhay mo. It all changes. Changes ba or change? Lahat magbago. Lahat lumipas. Walang permanenteng bagay dito sa mundo.
yun yung isang bagay na tinatakpo sa sarili ko na pag may isang bagay o isang tao na dumating sa buhay ko at bigla silang nawala, iniisip ko na lang in advance na wala namang permanenteng bagay dito sa mundo. Siguro yun yung naging way ko para mas madali ako makapag-move on or mas madali kong matanggap yung isang bagay dahil sa una pa lang, tinatatak ko na agad sa sarili ko na walang permanenteng bagay dito sa mundo. So I don't have any reason to hold on or to hold back sa isang bagay o sa isang tao na tapos na. It's done. It's done. I have to move forward with my life. Number 9. Everything happens for a reason. Isa ito sa pinaka-paboritong quote ko sa buhay ko. Everything that happened in our life, it all happens for a reason. Marirealize nyo yon kapag dumating kayo dun sa point na sobrang nagbago na ang lahat. Na sobrang ang layo na ng narating ninyo. And then when you look back, pag inisip ninyo yung mga nangyari sa buhay ninyo dati, dun mo marirealize na, oh my God, kaya pala nakipag-break sa akin si ganito kasi dahil sa iyo, dahil sa para makilala kita. Kaya pala ako natanggal dun sa trabaho ko dati dahil meron palang mas magandang naghihintay sa akin. Kaya pala ako napauwi ng Pilipinas dahil meron palang mas magandang lugar na dapat kong puntahan. Kaya pala hindi ako na-promote dahil meron palang mas maganda pang position para sa akin. Kaya pala ako hindi nakapagtapos mag-aral dahil hindi naman pala lahat ng nakapagtapos mag-aral ay successful sa buhay. So guys, remember, everything happens for a reason. Kung ipapractice ninyo yung sarili ninyo na isipin na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay may dahilan, mas madali ninyong matatanggap sa sarili ninyo yung mga bagay na pwedeng mangyari na hindi fit dun sa plano ninyo. Sabi nga ni Steve Jobs, you cannot connect the dots by looking forward. You can only connect the dots by looking backward. Number 8. If you don't care about what other people say about you or against you, your life will be much more easier and much more happier. Dati guys, sobrang sensitive ko sa mga bagay-bagay. Pag may sinabi si ganito sa akin, pinapatulan ko. Alam ko naman sa sarili ko na hindi naman yung totoo. But masyado ako nagfo-focus sa nararamdaman ko. And then I gained nothing. Wala din naman akong napala. Nagbigay lang yung sa akin ng sobrang stress. Guys, always remember, walang ibang taong mas nakakakilala sa'yo kundi ikaw, yung sarili mo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo kahit kanino. Sadyang may mga taong mahilig gumawa ng kwento una kapag naiinggit sila sa'yo or kapag hindi nila nagagawa yung mga kaya mong gawin. Don't care about them. Ignore them. Mapapagod at mapapagod din sila. We're not celebrities. People don't care. At this very age, naisip ko na ang bawat tao sa paligid ko, they are busy with their own lives. Kahit anong sabihin ng ibang tao tungkol sa akin, yung mga makakarinig, they don't have their time para mag-focus sa kung anumang chismis tungkol sa akin. It doesn't matter at all. Hayaan mo yung mga taong gumagawa ng kwento tungkol sa'yo, kilala mo yung sarili mo. Kilala ka ng pamilya mo. Kilala ka ng mga totoong taong nakakakilala sa'yo. Hindi mo kailangang ipaliwanag yung sarili mo sa kanila. Sabi nga nila, kahit anong gawin mong paliwanag sa mga taong may ayaw at may galit sa'yo, hindi ka nila paniniwalaan. At hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong totoong nakakakilala sa'yo dahil hindi nila kailangan yun. Number 7. Negative and toxic people will only bring dark memories in your life. Try to avoid them and try not to be like them. Eto guys, sobrang daming toxic na tao dito sa mundo. Mga kaibigan mong toxic, yung mga taong feeling nila wala kang dinadalang problema sa buhay mo. Yung mga taong kahit sobrang liit na bagay pinapalaki. Whether katrabaho mo, special someone, sometimes family, try to avoid them. Kasi itong mga taong to, sinisipsip nila yung positive energy mo, pinapalitan nila ng negative energy. Paano ka pa makakapag-focus sa buhay mo kung binibigay mo na lahat sa kanila? Try to avoid them and most importantly, do not be like them. Isipin mo din na yung mga tao sa paligid mo, meron din silang kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Kaya ako hanggat maaari, kapag meron ako nakikilalang toxic na tao, na okay sa una, tapos habang tumatagal, parang nilalamon yung peace of mind ko. I'm sorry, I have to stay away. I don't care who you are. I need to save myself. Alangan naman na isave kita palagi. Alangan naman na pagbigyan kita palagi kahit alam kong toxic na ako. Kamusta naman ako? So guys, as much as possible, avoid toxic people. Number 6. You don't owe anything to anybody. Whatever you have in your life, it's because of you and it's because of God. Wala kang utang na loob sa kahit na kanino.
Lahat ng taong dumarating sa buhay natin or sa buhay mo, they are the bridge. Sila yung daan para mapunta ka sa kung nasan ka man ngayon. Pero hindi ibig sabihin no na itatali mo yung buhay mo sa kanila dahil sa tinatawag nilang utang na loob. Never! Kahit kailan, hindi mo mababayaran ang salitang utang na loob. They helped you helped them, it's finished. Meron tayong kanya-kanyang battles in life. Nabubuhay tayo dito sa mundo dahil para sa sarili natin at para sa mga pangarap natin, sa pamilya natin. Kung halimbawa ako, tinulungan kita, that doesn't mean may utang na loob ka sa akin. I am the bridge para matupad mo kung ano man yung gusto mong tuparin. I'm just part of it. I'm not all the reason behind it. Kung meron ng isang rason kung bakit nandyan ka sa kung nasan ka man ngayon, it's all because of you. And it's all because of God. Hangga't tinatatak mo sa sarili mo na meron kang utang na loob sa isang tao, mahihirapan kang mag-move forward. At pag hinayaan mo silang isipin na meron kang utang na loob sa kanila, uunti-unti ka nilang lalamunin. Uunti-unti nilang uubusin ang mga bagay na meron ka. Dahil nga alam nilang may utang na loob ka sa kanila. But don't ever let that happen. Be tough kung kailangan. If you have to help, help. But that doesn't mean lahat ng bagay na gusto ng mga taong tumulong sa'yo ay ibibigay mo. You do not owe anything to anybody. Wala kang utang na loob sa kahit kanino. Kung meron ka mang utang na loob, sa sarili mo. Tandaan mo yun palagi. Number 5, face your fear. Yan lang yung paraan para makita mo kung gaano kaganda ang mundo. Hanggat hindi ka lumalabas sa lungga mo, hanggat hindi mo sinusubukan na tingnan ang bagay-bagay sa labas, hindi mo malalaman kung gaano kasarap mabuhay at kung gaano kaganda ang mundo. Alam ko maraming mga tao na takot ipakita kung sino sila. Even me, dati, yung magsalita sa harap ng mga tao, nangangatog na yung tuhod ko. Yung tipong alam mo na ikaw yung susunod na tatawagin, nanginginig ka na. But learn to practice yourself na harapin yung mga bagay na kinatatakutan mo. Eventually, makikita mo na mas magiging komportable ka dun sa mga bagay na akala mo kinatatakutan mo. And mas madali mong magagawa yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Sabi nga nila, what doesn't kill you makes you stronger. At kung dumating man yung isang araw na kailangan mong magdesisyon sa isang bagay kung gagawin mo ba o hindi, alalahanin mo yung sinabi ko kanina sa number 9 learnings in life ko, that everything happens for a reason. Kaya face your fear at dun mo lang malalaman kung kakayanin mo ba o hindi. Pag hindi mo kinaya, then it's okay. Try again. Life is not just about victory. Ang buhay ay hindi lang puro tagumpay. Sometimes we have to fail many times in order for us to appreciate the real meaning of success. Number 4, great things takes time. Napaka-impulsive ko sa maraming bagay dati. Sobrang natutunan ko sa buhay ko, guys, ang habaan yung pasensya sa maraming bagay. Marami akong pangarap sa buhay, katulad nyo din. And pag hindi ko naaabot yun, minsan iniisip ko na baka hindi naman to para sa akin. Hindi lahat ng mga bagay na gusto natin sa buhay natin kailangan makuha natin agad-agad. Minsan kailangan mong pagdaanan ng maraming bagay para maabot mo yung mga bagay na yun. Kapag sobrang impulsive natin or yung sobrang padalos-dalos tayo sa mga decision natin, dun nasisira yung mga plano natin sa buhay. Minsan kung kailan mas malapit na tayo dun sa hinahangad natin, saka pa tayo sumusuko dahil akala natin wala nang pag-asa. And then we change our way, we change our plan, and it ruined everything. Nasasayang lahat ng efforts. Isa sa bagay na natutunan ko sa buhay ko, guys, is habaan yung pasensya ko. Iibahin ko yung ways ko, but I will never change my goal. Instead, mas pagbubutihin ko pa yung ginagawa ko, yung efforts ko para matupad ko yung mga pangarap na yun. Sabi nga nila, patient is a virtue. Virtue? Hindi ko alam, basta. Yun na yun. Number 3, life is a constant change. Isa sa reason kung bakit mas madali kong natatanggap yung mga bagay-bagay sa buhay ko, whether it's a failed plans, it's a failed career, a failed relationship, is because lagi kong tinatatak sa utak ko na life is a constant change. Lagi mong tatandaan na lahat ng bagay na pinagdadaanan mo ngayon, yung mga sakit na nararamdaman mo, yung problema mo, lahat-lahat ng pinagdadaanan mo, one day sa tamang panahon, it will pass. It will change. Yun lang yung isang bagay na constant dito sa mundo, yung change. And one day, you will realize na you are so lucky, napaka-swerte mo dahil pinagdaanan mo kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. Kasi yun yung mga bagay na mas magpapalakas pa sa'yo bilang isang tao. Number 2, never regret anything in your life. Ako guys, at this age na 30 na ako, na-realize ko na wala naman pala akong dapat pagsisihan sa buhay ko. Lahat ng mga nagawa ko sa buhay ko dati, lahat ng mga pinagdaanan ko, yung mga pagkakamali ko, lahat ng mga kalokohan ko, it's all part of the process.
para mas maging ready pa ako sa kung ano man yung mapupuntahan ko in the future. Whether it's good or bad, never regret anything in your life because they all happen with a valid reason. And last but not the least, etong last learning ko sa buhay ko, makikita nyo to sa lahat ng mga social media accounts ko, sa Facebook, sa Instagram ko, sa Twitter ko, and kahit dun sa isang brand na in-established ko, isang product na in-established ko, nakalagay yung tagline na ito. Dahil I think ito yung isang bagay na sobrang natutunan ko sa buhay ko na ayoko nang mangyari pa. Number one, learning in my life is whatever you do, make sure it makes you happy. Guys, naranasan ko na dati na dahil pakiramdam ko wala na akong choice pa, pinasok ko ang isang bagay kahit hindi ako sigurado. And then, I have to suffer for a year. Sa loob ng isang taon, pumapasok ako. This is about work. Pumapasok ako araw-araw. Nilalagay ko yung sarili ko sa isang lugar na hindi naman ako masaya. Guys, it's a torture. Sabi ko nga sa inyo, mas okay pa na mapagod ang katawan mo physically kesa mapagod yung isip mo. Kaya after that incident, sinabi ko sa sarili ko na kung meron man akong bagay na gagawin sa buhay ko, I will make sure na masaya ako. Dahil kung masaya ka sa ginagawa mo, mas magagawa mo ito ng mas madali at mas magaan. Wala kang sisisihin na kahit na sinong tao. Hindi mo sisisihin yung sarili mo. And everything will be as easy as a piece of cake. Huwag na huwag yung papasukin yung isang bagay na hindi kayo sigurado. Tapos saka kayo magsisisi kung kailan nandun na kayo at hindi na kayo pwedeng umalis. Especially yung mga nasa ibang bansa na katulad ko, yung mga katulad kong OFW. We have a lot of choices in our life. Huwag yung sabihin na wala kang choice dahil ganito keso ganyan. We have all the choices in our life. Kung ayaw mo, huwag mong gawin. Kung mabigat sa loob mo, huwag mong gawin. Do not torture yourself. Whatever you do, make sure it makes you happy. So ayan guys, sana nagustuhan ninyo ang video na ito. At kung meron pa kayong ibang advice na pwedeng i-share sa ating mga manunood, just comment it down below. And of course, bago mahuli ang lahat, sabi ko sa last vlog ko before, magbibigay ako ng shoutout sa aking mga followers. Shoutout sa kay Jonathan Imbong, si HMUA. Tinatawag nilang HMUA sa grupo namin. And shoutout also kay JR Saldivar. Ayan. At sa kanyang kapatid na si Jomar Saldivar. And sa aking PSR family. And sa lahat ng aking followers. Nakaka 238 followers na tayo sa loob lamang ng ilang weeks. Sobrang salamat dahil pinapanood ninyo ang video ko. And kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button. At i-turn on mo ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod na vlogs na gagawin ko.